madali sabihin yung failure yung programa ni Presidente. Pero pag paggaling kasi isang lugar katulad ng Ormoc noong 2016, may kita mo na talagang very effective yung trabaho na ginawa ng kapulisan laban sa drugs, no? Kung hindi si Presidente Duterte yung naging presidente natin itong panahon na to, siguro by now talaga nasa narco state na tayo ngayon. So the war on drugs is what really shaped. Yan ang naging pahayag noon ni Richard Gomez patungkol sa war on drug noon ng dating administrasyong Duterte. Samantala, sa kaugnay pang balita, hindi naman pinalagpas at nagsalita na rin kamakailan lamang ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez, na tila siyang laking sampal naman sa mga buayang mambabatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon. He said that the president is not perfect. He has never been naman projected himself as a perfect president. But if there was a legacy, and I only speak for my corner of the world, kasi first-hand experience eh. So, yung nagawa niya to clean up our city from the evil effects of drugs that have been in this city for the longest time, hindi yun mababayaran din MJ, because kahit anong linis ang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. It really has to be a unit. Yan ang naging matinding pahayag noon ng kasalukuyang mayor ngayon ng Ormoc na si Lucy Torres Gomez, na tila buhay na patunay na ang naging war on drug ng administrasyong Duterte noon ay epektibo. Nalukila, go Duterte! During Duterte administration sa lugar namin, ang sarap maglakad sa kalye kahit gabi. Wala kang takot o pangamba sa seguridad. Ang mga adik na wala nagtago. Ngayon, nakupo, kabilaan ng adik, bangag pa yung iba. Kaya nakakatakot. And that's the truth. Duterte forever. Daming pagbabago nung siya ang namumuno. Daming accomplishment. Nakiginhawa dahil walang masyadong durugista. Ngayon, marami na ulit. Bago naging president sa FPRRD, ay takot akong lumabas at sumakay ng taxi, lalo na sa gabi. Pero nang naging president sa FRRD, ay naging feeling safe ako, kaya lumalabas na sa gabi. Yan ang congressman na may bayag at nagsasabi ng katotohanan na bumaba talaga ang adik sa panahon ni FPRRD ng war on drugs. And sino pa ang nakikinabang? Kayo, ang taong bayan. Totoo naman kasi, dati sa lugar namin daming harapan nagbibenta. Pero nung marami ang natukhang, madami ang nagbago.